Eksaktong alas 8:30 na po, si Alang Gatos nasa loob na po ng campus ng UP Diliman. At yan po ay sa may lugar kung saan nandun ang bahay ni UP retired UP Professor Randy David, isa sa mga kilalang mamamayag at kolumnista at manunulat. At ang lalim magsulat nito, ang talas magsalot at mag-isip nito taong ito. Mantakin niyo mga kapuso. Baka tulad nga ng sinabi ko kanina, pag isang Randy David nagawa ng ganyang klaseng masama, masamang bagay, eh sino pa kaya? Mga kapuso, na maintindihan natin kung ibang tao yan eh, kung kriminal ba yan, o kahit na politiko ba yan, o kung ano ba yan, o negosyanteng kung sino man yan. Pero Randy David, babarilin nyo yung bahay, mga kapuso. Ay nako, ano na nangyayari sa Pilipinas? Tapos babalitaan ka ng Philippine National Police, bumababa raw ang insidente ng krimen. Alang Gatos, kamusta na yan sa may bahay ni Professor Randy David? Alang! Kanina may kay lumabas ng bahay at umalis na dito sa kanilang bahay sa UP Diliman itong si Karina David at ilan sa mga pahayag na sinabi niyan. Ano ibig sabihin umalis ng bahay? Umalis ang bahay, pumasok na ng trabaho. Akala ko, lilisan na nila yung tirahan nila. Huwag naman sana. Huwag naman sana, Mike. Napakaganda pa naman ang bahay at napakaganda ng lugar na to dito sa may bahagi ng UP Diliman. At kanina, binabanggit ni Ginang Karina David na hindi nila alam kung sino yung mga posibleng nasa likod ng pamamaril kagabi sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, wala naman daw natatanggap sila na anumang pagbabanta mula kanino man o ang kanyang mister na si Professor Randy David. Hindi naman anya nila alam kung talagang para sa kanila yung ginawang pamamaril nung mga suspect sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod nito, tinanggihan din daw nila ang mga alok na bigyan ng security matapos ang pangyayari. Dumating din dito kagabi matapos yung pamamaril si Presidential Advisor on Political Affairs na si Ronald Yamas. Kinumusta lang daw sila at nakipagkwentuhan sa pangyayari kaugnay sa pamamaril. Samantala, Mike, sa mga kanina, mga dalawang beses na iniikutan ng Quezon City Police District Mobile Unit ang lugar upang hindi na raw maulit pa ang pangyaring pamamaril sa bahay ni Professor Randy David. Siguro dapat busisiin din ng mga investigador yung mga kapitbahay ni Randy at saka nila Karina. Hindi ba? Oo, tama. Yung teorya na baka naman na hindi sila talagang target, baka ibang bahay doon o ibang mga nakatira doon sa lugar na yan, sa area na yan, ika nga, Alan. Totoo yan. Mga kuwan yan, residential area yan na UP eh. Mm-hmm. Diba? Napakaganda na lugar na puno. May sarili bang gate dyan na may gwardya o wala naman? Parang sa mga subdivision. Magpasok mo lang doon sa may bahagi ng pinaka main road ng UP. Doon lang yung gwardya. Pagkakalan ko kasi, yan ang ganyan sa UP. Pag nakapasok ka na doon sa dalawang pasukan yan eh. Yung isa, yung tinatawag na University Avenue. Mm-hmm. Yung ang dulo noon, yung mismong kwan, yung oblation. Oo, tama. Mm-hmm. Yung isa naman doon sa kabila, sa may balara. Tama, pwede rin doon. Oo. At yun nga yung patuloy na ginagawang investigasyon. Meron pa palang isa yung sa dako ng CP Garcia. Sabay CP Garcia. Tapos may mga ilang mga daan at papasok sa campus. Pag dumaan ka ron, papuntang Commonwealth kung galing ka ng Katipunan. Papunta ng Commonwealth, papunta ng Katipunan. Yung daan na yun. Yun, maraming gate dito, Mike. Pero yung ibang mga gate, makakapasok lamang yung may mga access o may mga ID. Mm-hmm. Kadalasan talaga, yung pinaka-main access, papasok sa universidad, ay yung nasa main road, papunta na dun sa may monumento, sa mga tuwid, sa may statua. Kahit sino, madaling makapasok at makalabas niyang kabuwang campus na yan, ng UP Diliman na yan. Napakadali ng access. Lalo na kung madilim. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga tinututukan ngayon. Tapos naman si Ma'am Karina nung umalis siya kanina. Okay lang siya. Okay lang naman daw sila. Maayos naman. Ay, mga tao, walang dapat ikatakot yung mga ganyang klaseng tao at ganyang klaseng pamilya, Alan eh. Oo. Maintindihan pa natin kung kontrobersyal ng mga tao yan. O kilala yan sa kung ano mang bagay na hindi maganda. Kaso hindi eh. Mga disenteng mga tao na mga moral na mga tao na mga... Ha? Totoo yan, Mike. Totoo. Dahil kahit nga raw sila ay talagang nagulat o nagtataka. Pero wala raw silang maisip na sino, kung sino man yung posibleng gagawa nito. Dahil wala naman silang pagbabanta na natatanggap. Anong kapuso, Alang Gatos ng GMA sa radyo. Ito!